Secrets and Lies, Kill Relationships. Marami ang naniniwala na masama ang maglihim at magsinungalin at pwedeng isa ka sa kanila. Pero paano kung malagay ka sa isang sitwasyon na kailangan mong itago ang isang sikreto na hindi naman sayo? Paano kung kailangan mong magsinungalin para protektahan ang isang taong mahalaga sayo? Masama pa rin ba ang maglihim at magsinungalin para sa kanya? Kung oo ang sagot mo, masasabi mo pa rin bang pinapahalagahan mo siya kahit na hindi mo kayang maglihim o magsinungalin ng para sa kanya? Dear Papa Dudut, busy ako sa pagtatype sa keyboard ng laptop ko nang marinig ko ang pagding ng elevator. And as usual ay sunod kong narinig ang pigil na tili galing sa isa sa mga cubicles ng opisina. Kasunod noon ay ang bulungan ng mga babae sa kabilang side ng office. Pagkatapos ay ang pabulong na hagik-hikan sa dalawa pang cubicles na malapit. Maya-maya pa ay maririnig na ang mga yapak ng mamahaling Italian shoes sa mamahaling ring marble-tiled flooring ng opisina namin. Meron pang mga mangilang-ilang good morning sir na pagbate galing sa ibang mga malalakasang loob. Sa lahat ng mga narinig ko ay hindi man lang ako nagtaas ng tingin. Casual na tinapos at sinave ko lang ang dokumento na ini-encode ko. Tumayo sa kinakaupuan ko, inayos ang pencil skirt na suot ko at kinuha ang planner at felt tip pen sa ibabaw ng table ko. Sa pagtuwid ko ng tayo ay saktong tumigil sa harapan ko ang taong rason ng pabulong na kaguluhan ng mga kababaihan sa opisina. Si Sir Santi, ang tall, fair and handsome boss namin. Boss ko dahil ako ang executive assistant ng gwapong nilalang na nasa harapan ko. Billy, in my office please. Maikling sabi niya sabay lakad papunta sa opisina niya. Dala ang planner niya, isinundan ko siya at ramdam kong nakatingin sa amin ang lahat ng mga babae sa opisina. Aware ako sa mga chismis na kumakalat sa opisina. May relasyon daw kaming dalawa ni Sir Santi. Typical. Hindi ba pwedeng na magkatrabaho ng matiwasay ang isang single na lalaki at isang single na babae na wala man lang iintriga? Oo, aaminin ko na naging crush ko din noon si Sir Santi. Sino ba naman ang hindi? He is handsome, matalino, charming, mabait at mapagkawang gawa. And who knows kung ilan na ang net worth ng taong ito. Pero wala kaming relasyon. Wala at hinding-hindi magkakaroon. Wala sa sariling napailing ako. Kung alam lang sana nila ang totoong nangyayari sa loob ng opisina ng boss ko kapag kaming dalawa na lamang ang nasa loob. Nang maisara ko na ang pintuan sa opisina ni Sir Santi ay narinig ko ang paglapag niya ng bag sa ibabaw ng mesa at ang parang pagod na buntong hininga niya. Umarap ako sa kanya at nakita ko siyang naghuhubad ng coat. Eto na naman po tayo. Tumingin siya sa akin ng ilang segundo hanggang sa inirapan ko siya at ngumiti ito ng malapad sa akin. O ha? Iba talaga ang kamandag ko, friend. Naloka ka ba? Tanong niya sa akin na kinatawa ko. Oo na, ikaw na. Sagot ko sabay upo sa upuang nakapwesto sa harap ng office desk niya. Mga bruha kasi yan o ang o-obvious? Para namang hindi ko narinig yung mga pagkitili nila dyan. My God! Dugtong pa niya sabay upo sa swivel chair niya. Oo, Papa Dudut. Ang boss ko na crush ng lahat ng kababaihan sa opisina namin na may makalaglag na alam mo nang smile ay isang closet gay. Nobody else knows about his gender preference. Siya at ako lamang. And in any way ay totoo ang chisme sa aming dalawa. Hindi ko lang siya boss at hindi niya lang ako bastang EA. Merong kaming relasyon.
were best friends. I mean, we practically had to be best friends dahil sa sekreto niya na naging sekreto ko na rin, Papa Dudut. Mabuti na lang din talaga at suwak ang personality naming dalawa kaya hindi naging mahirap para sa aming dalawa ang magkasundo. 1 year nang nakaupo si Santi as big boss ng family business nila nang ma-hire ako bilang executive assistant niya. That was 5 years ago. Nung una ay sobrang overwhelmed ako dahil yon ang unang trabaho ko sa isang opisina plus the fact na parang anghel sa kagwapuhan ng amo ko. Sobrang nagka-crush ako kay Santi noon lalo na at sobrang bait niya sa lahat ng mga empleyado niya. Nag-i-imagine pa ako dati na mapapansin din niya ako as a woman isang araw at magkakagusto siya sa akin kagaya ng mga cliche boss at secretary love stories na nababasa ko sa mga paperback novels. Pero hindi rin nagtagal ang pangarap kong yon. Dahil na-discovery ko ang sikreto ni Santi na walang nakakaalam na kahit na sino. Nakasakay na ako ng taxi nang ma-realize kong naiwan ko ang cellphone ko sa desk ko kaya bumalik kagad ako sa opisina. Sa pagkakaalam ko ay wala nang ibang tao sa floor namin maliban sa utility kaya dire-diretso lamang ako sa loob. Palis na ako nang makuha ko ang cellphone ko nang makarinig ako ng malakas na tili galing sa opisina ni Sir Santi. Napakunot-noo ako noon. Sino yun? Tanong ko sa sarili ko. Konti lang kami sa opisina at kasabay kong nag-out kanina ang mga katrabaho kong babae. Bago pa ako makapag-isip ay nakarinig ako ng isa pang tili. Tumakbo na ako papunta sa opisina niya at dahil medyo nakabukas naman ang pinto ay tinula ko na yon pabukas. Halos lumuwa ang eyeballs ko sa mga nakita ko at ilang segundo rin bago nakaregister sa utak ko ang imahe sa harapan ko. Si Sir Santi sa ibabaw ng isang upuan habang nakaturo sa ipis na gumagapang sa sahig. At kahit na naguguluhan pa rin ako sa mga nakita ko ay nagawa kong apakan ng ipis. At that moment ay walang ibang maririnig sa opisina kundi ang paghinga namin ni Sir Santi. Nagkatinginan kami ng ilang saglit at nang makababa na siya sa upuan ay lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang mga kamay ko at iisa lang ang sinabi niya sa akin sa nanginginig na boses. Please, don't tell anyone. And that's exactly what I did. Ilang taon na akong loyal sa kumpanyang ito at ilang taon ko na rin pinapanindigan ang promise ko na hinding-hindi ako magsasalita tungkol sa sikreto ni Santi. Kung malalaman man ang ibang tao na bakla ako, gusto kong sa akin manggagaling ang totoo. Yun ang madalas niyang sabihin sa akin and because I respect him, hindi lang bilang isang boss, but as a person. Since then, I've kept my mouth shut. Kahit na minsan ay naaawa na rin ako sa mga babaeng umaasang mapansin o masulyapan man lang niya. Wala pa rin akong pinagsasabihan. Kahit na bakla rin ang nagpalaki sa akin at alam kong hinding-hindi niya i-judge si Santi ay hindi pa rin ako nagsalita sa pamilya ko. 5 years na kami magkaibigan ni Santi pero ni minsan ay hindi ko pa siya napakilala in person kay Mamita. Si Mamita ang eldest brother ng mama namin ng pinsan kong si Nika. At dahil pareho kaming naulila ay si Mamita na ang naging legal guardian namin. Siya ang nagpalaki sa amin. Sa akin. Kaming tatlo lang ang magkakasama sa bahay at halos wala kaming sikreto sa isa't isa. Sa madaling salita, Papa Dudut ay kilalang kilala ko si Mamita. Isang tingin lang niya kay Santi, sa personal ay alam kong maaamoy niya kaagad ang kabaklaan ng best friend ko. At kilalang kilala din ako ni Mamita mula ingrown hanggang sa anit. Alam kong kapag nagtanong na siya para i-confirm ang gender preference ni Santi ay maaamoy niya kaagad ang kasinungalingan ko. Either way ay mabubuking ang sekreto ni Santi kaya ayaw kong i-risk. Yun lang naman ang dahilan kaya hindi ko magawang ipakilala si Santi kay Mamita. Kahit na kay Nika. Buti na lang at clueless silang dalawa. Sobrang clueless to the point na ang akala nila Mamita
ay may something din kami ni Santi at hinahayaan ko na lang para lang hindi niya ma-sense na may tinatago kaming dalawa. Ganun ka-importante sa akin ang pagkakaibigan namin ni Santi. Billy, in my office now. Narinig kong sabi ni Santi mula sa intercom isang hapon. Kahit na hindi ako tumingin ay alam kong nag-angat ng tingin sa akin ang mga babae sa opisina. Malamang ay iniisip nila na napakaswerte ko at nasusolo ko ang isang kagaya ni Santi sa isang private office. Pero wala silang kaalam-alam na pinapatawag niya ako sa loob dahil may ipapakita naman sa akin picture ng kung sinong lalaki na may abs at bet niyang maging jowa. Pinigilan ko ang sarili kong tumirik ang mga mata at dumiretso ako sa loob ng private office niya. Ano ba yung ipapakita mo sa akin? Pabirong sabi ko na makapasok na ako sa loob ng opisina niya pero natigilan ako nang mapansin kong imbes na nakangisi at relax na nakaupo sa swivel chair niya ay naglalakad siya ng pabalik-balik sa harap ng mesa niya. Nangunot ang noo ko at tinanong ko siya kaagad kung ano ang problema. Instead of answering my question ay nangihinang umupo siya sa pinakamalapit na upuan at naihilamos niya ang mga kamay niya sa mukha niya. Sa ilang taon naming pagkakaibigan ay iisa lang ang ibig sabihin ng body language niyang yon. There is something wrong. Umupo kaagad ako sa harapan niya at hinawakan ang kamay niya ng mahigpit. Tell me, sabi ko at maluhalo-hahalos na humarap siya sa akin. Friend, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Bakit? Anong ganap? Alam mo naman diba na wedding anniversary na mami at daddy next week? Oo, kaya nga inayos ko yung schedule mo at flight mo for next week, diba? Kasi sabi mo dapat Friday pa lang nandun ka na at Monday na ang balik mo. Ano problema doon? Tinawagan kasi ako ni daddy ngayon-ngayon lang. Nag-e-expect daw siya na ipakilala ko na sa kanya yung fiancé ko. Fiancé? Wala ka naman nun. Ito naman tatawanan pa ako. Alam ko naman wala ako nun, kaya nga namomroblema ako eh. Diyos ko naman, Sans. Ang simple ng solusyon dyan sa problema mo. Sabihin mo sa daddy mo na single ka at wala kang girlfriend, na naghahanap ka palang ng tao magpapatibok ng puso mo. Ganon. Tapos, siguro naman hindi ka na nila pipilitin pag narinig nila yon, di ba? Bakit ganyan ang mukha mo? Kasi... ako kasi yung nagsabi na may fiancé na ako. Ano? Bakit mo sinabi yon? Hindi ko na kasi alam kung anong sasabihin ko kina mami every time na nangungulit sila kung kailan ako magkaka-girlfriend. Kaya nagsinungaling ako sa kanila. Sabi ko may secret girlfriend na ako for a few years now at balak ko na siyang pakasalan. My God! Alam mo bang kumuha ka lang ng batong ipupukpok sa ulo mo? Oo na, alam ko na. Huwag mo na akong pagalitan, please. Tulungan mo na lang ako. Diyos ko, Santi. Saan ako hahanap ng babae magpapanggap na fiancé mo sa loob ng isang linggo? Well, I was thinking, pwede bang ikaw na lang ang gumawa nun for me? Ilang segundo rin ang lumipas bago nag-sink in sa akin ang mga sinabi ni Santi. And when it did, hindi ko napigil ang humagalpak sa kakatawa. Ako? Magpapanggap na fiancé niya? Walang maniniwala doon ni hindi nga namin kayang magtitigan nang hindi kami nauuwi sa tawanan. Paano pa kaya namin mapupull off ang sweet-sweetang peg ng mag-fiancé? Nang mahimasmasan ako sa pagtawa ay napansin kong seryoso pa rin nakatingin sa akin si Santi. Oh no! He can't be serious about what he suggested, can he? Sans, hindi kaya sign na to? Tanong ko sa kanya nang ma-realize ko na seryoso nga talaga siya sa plano niya. Hinawakan ko ang kamay niya nang hindi pa rin siya magsalita. Baka sign na to na oras na para sabihin mo sa kanila ang katotohanan. Baka oras na para ipakilala mo sa kanila ang totoong ikaw. Dugtong ko pa na sinagot lang niya ng isang mariing iling. Hindi mo kilala ang pamilya ko, Billy? Malungkot na sabi niya na parang tinusok ng karayom ang puso ko.
Tama siya. Hindi ko kilala ang pamilya niya and all I know is that mayaman at kilala ang pamilya nila sa probinsya nila. Alam ko rin na isang kilalang politiko at retired military officer ang daddy niya sa probinsya nila. Alam ko rin na isang retired principal ang mami niya at lima silang magkakapatid at puro sila lalaki. Ang panganay niyang kapatid ay isang abogado, married at may tatlong anak. Ang pangalawa ay isang doktor, married at may kambal na anak. Ang pangatlo naman ay isang engineer, married at may apat na anak. Ang pang-apat niyang kapatid ay halos 2 taon lang ang tanda sa kanya at madalas niyang i-describe sa akin as the black sheep of the family. Yon at si Santi na lang ang walang asawa at anak sa kanilang magkakapatid. I understand the pressure of being a part of that kind of family pero hindi ko rin naman talaga kasi alam ang lahat-lahat sa kanila. Okay, ganito na lang. Maghanap na lang tayo ng ibang babae na willing magpanggap na girlfriend mo. Ang suggestion ko pagkaraan ng ilang sandali. For sure eh, madami ang mag-uunahan para sa chance na yon. Pagpapalakas ko pa ng loob niya. Pero isang malungkot na buntong hininga lang ang sinagot niya sa akin. Wala nang oras, Billy. My supposed fiancé should know everything about me. Yung mga paborito ko, mga habits ko, everything. Wala tayong oras para maghanap pa at mag-orient ng ibang tao tungkol sa akin. Ikaw lang ang nakakakilala sa akin sa ganong level. Besides, I can't trust a stranger with my secret. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Sandali ako natigilan sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Oo nga naman. Saan nga naman kami makakahanap ng ibang babae na willing magpanggap na fiancé niya? I-memorize lahat ng dapat i-memorize tungkol sa kanya at siguradong hinding-hindi pagsasabi ang sekreto niya. Billy, please, isang weekend lang to, 3 araw lang. And then pagkatapos ng lahat, gagawa lang tayo ng kwento kung paano tayo nag-break. Kahit na ano. Just do this for me. Hanggang sa maging handa lang ako na magsabi ng katotohanan, ang sabi pa niya. Probably because nakikita niyang nakukumbinsin na niya ako. 3 araw lang, no more, no less. Sabi ko pagkaraan ng mahaba-habang katahimikan. Oh my gosh! Thank you, friend! Thank you! Halos patiling sabi ni Santi sabay yakap sa akin. Niyakap ko siyang pabalik and seeing that my decision made him happy ay okay na rin para sa akin. Masaya na rin ako kahit na pakiramdam ko ay pinupukpok ko ang huling pako sa kabaong ko. Pinikit ko ang mga mata ko at inisip ko na lang na para sa kaibigan ko ang gagawin ko. Walang masama sa gagawin ko kung para naman yon sa ikakaligaya niya, hindi ba? Sana. Sana talaga. Huy! Ang tawag ko kay Santi nang papasok na kami sa malaking pinto ng bahay na kinalakhan niya. Oh, tanong niya sa akin na tinasang ko siya ng kilay. Bakit nga? Tanong niya na nangunot ang noo. Bumuntong hininga ako at hinawakan ko ang kamay niya. Hawakan mo yung kamay ko, ang sabi ko sa kanya. Kung ayaw mo maghinala ang pamilya mo at mabulyaso tong plano mo, utang na loob, Sans. Kailangan nating maging sweet sa isa't isa. Oo. Natuloy nga talaga ang plano ni Santi na magpanggap kaming dalawa as an engaged couple. Pagkatapos ng mahaba-haba at sobrang nakakapagod na meetings at brainstorming, ay natapos din namin ni Santi ang mga kailangang gawin sa opisina. Pumili din siya ng maiiwang OIC habang wala kami pareho at naayos namin ang schedule niya. Nagpaalam na lang din ako kay Nika at kay Mamita na magkakaroon kami ng 3 araw na business meeting kasama si Santi. At pagkatapos ng lahat ng yon, ayon at nakarating na kami sa probinsya nila in the middle of the afternoon. Ang sabi niya sa akin ay wala kaming ibang gagawin sa araw na yon kundi ang makipag-meet and greet sa pamilya niya dahil kinabukasan pa ang anniversary celebration ng parents niya. Sunday afternoon ay pabalik na kami sa Maynila
at matatapos na ang arrangement namin. Hoy, grabe siya. I'm naturally sweet kaya. Sweet naman ako sa iyo ah. Sagot niya sa mga sinabi ko at inirapan ko siya. I mean mag-jowa level kinds of sweet. Hindi pa sweet baliw. Ang sabi ko pa. Okay, fine. Sagot naman niya. Diyos ko, Day. Huwag sana kong karmahin dito sa gagawin natin. Yun ang huling nasabi ko bago bumukas ang pintuan at bumungad sa amin ang isang mestisa at sobrang gandang babae na nakilala ko kaagad na mami ni Santi. Nakadisplay kasi sa opisina ni Santi ang picture ng mami at daddy niya. Santino! Sigaw ng mami ni Santi at niyakap niya ang best friend ko. Boyfriend ko pala. Fiancé pala na sobrang higpit. Mami! Ganting bati ni Santi sa bayakap rin sa kanyang ina. Napangiti ako. Alam ko kasi papadudot na mama's boy ang taong to at malamang ay miss na miss talaga nila ang isa't isa. Sa pagkakalam ko kasi halos hindi na nakakauwi dito si Santi simula nang siyang nag-manage ng negosyo nila sa Maynila. Hay nako, I'm so sorry for being impolite. Na-excite lang talaga ako makita ang Santino ko. Hinging paumanhin sa akin ang mami ni Santi nang mapansin niya akong nakangiti sa kanila. It's okay po. Alam ko naman pong na-miss niyo ang isa't isa. Sagot ko naman sa kanya at pinisil niya ng marahan ng braso ko. Mami, si Billy pala, my fiancé. Walang kagatol-gatol na sabi ni Santi sa praktisadong-praktisado niyang boses, lalaki. Nice to meet you po. Sabi ko sabay abot ng kamay ko sa mami ni Santi pero bigla niya akong hinila payakap sa kanya. Oh, I'm so happy to meet you, Iha. Finally, in the flesh. Welcome to the family. Ang sabi niya at nang maramdaman ko ang excitement niya, ay nakaramdam din ako ng sobrang guilt. Bigla ay parang gusto ko nang mag-back out sa napag-usapan namin ni Santi. Ilang minuto ko palang nakakausap ang mami niya pero ramdam na ramdam ko ang sincerity niya sa pag-welcome sa akin. Hindi lang sa bahay nila kundi sa pamilya nila bilang fiancé ni Santi. Hindi ko ma-imagine kung paano siya masasaktan kapag nalaman niya. In few days time na nag-break na kami ni Santi kuno. Siya na ba yan? Bigla ay narinig kong sabi ng isang malalim na boses. Nang bumitaw sa pagkakayakap sa akin ng mami ni Santi, ay nakita ko ang daddy niya sa hamba ng pintuan. Initian niya ako at niyakap niya ng mahigpit si Santi at tinapik niya ito ng malakas sa kanyang likuran na ilang ulit habang nakangiti pa rin. I'm so proud of you, anak, ang sabi pa nito. Hello po, alanganing sabi ko sa kanya nang ako naman ang harapin niya. Wala siyang sinabi pero niyakap din niya ako. Nice to finally meet my son's fiancé. Bulong pa niya sa akin at kung inaakala ko kanina na nasa sukdula na ng guilt ang nararamdaman ko ay nagkamali ako. Habang tumatagal ako sa bahay ni Santi ay parang lalo yatang lumalala ang guilt ko. Dahil hindi rin nagtagal ay ipinakilala niya na ako sa tatlo pa niyang nakakatandang kapatid. Si Kuya Rob, the lawyer. Kuya Frank, the doctor at si Kuya Greg, the engineer. Lahat sila ay sobrang babait at sobrang excited na ma-meet ang babaeng supposedly ay itinago ng bunso nilang kapatid sa kanilang lahat until today. Pati ang mga asawa nila at mga anak ay nakilala ko din. And for a moment ay pakiramdam ko ay nasa loob na ako ng isang teleserye na ang bida ay isang perpektong pamilya. Kung may isang bagay na kapansin-pansin kasi sa pamilya ni Santi ay ang mga itsura nilang lahat. Para bang bawal ang pangit sa kanila. Hindi ko pa nakikilala ang isa pa niyang kapatid pero siguradong gwapo din yon. Lagi namang no show yon sa family events namin eh. Hindi yon mag-a-appear dito, friend. Ang bulong sa akin ni Santi nang tanungin ko siya kung nasaan ito. Medyo nakahinga ako ng maluwag thinking na at least ay bawas na ang isa sa mga taong
pagsisinungalingan namin ni Santi sa araw na yon. Pagkatapos noon ay naging busy na rin ang bawat isa sa loob ng bahay. And at that point ay naging komportable na ako. Kaming dalawa lang kasi ni Santi ang magkasama. Meaning ay hindi namin kailangan magpanggap na magjowa. Out of boredom ay naisipan ni Santi na itura ko sa buong bahay hanggang sa garden ng mami niya. Tawa lang kami ng tawa sa mga kwento niya tungkol sa mga memories na meron siya sa halos lahat ng parte ng bahay. Sa moment na yon ay sobrang saya ko habang tinitingnan ko ang best friend ko. On ordinary days kasi ay masyadong stressful at punong-puno ng pressure ang buhay niya. He's a businessman after all. At pinapatakbo lang naman niya ang negosyo ng pamilya nila na ipinasa sa kanila generation after generation. I can't fail. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ni Santi kapag nagkakaproblema kami sa opisina. Minsan ay halos hindi na siya umuuwi para matapos lang ang mga kailangang tapusin. At kung uuwi man siya, wala siyang ibang kasama kundi ang pusa niyang si Techi. Madalas nga niyang sabihin sa akin na minsan ay mas gusto niyang nasa trabaho siya para hindi niya raw maramdaman na mag-isa lamang siya. Minsan ay nakakatanggap din ako ng tawag sa kanya in the middle of the night kahit na wala naman talagang agenda. Gusto lang daw niyang may makausap bago siya matulog. Mayaman si Santi, that's true. But he's a lonely person. And listening to him talk about his childhood ay parang ibang Santi ang kaharap ko. Livelier, happier. And that makes me happy. Kung pwede lang sanang ganito lang lagi siya at kung pwede lang sanang hindi na niya kailangan pang magpanggap sa pamilya niya. After all ay sila dapat ang mga taong pinaka nakakakilala sa kanya. Sila dapat ang makakatanggap sa kanya kahit na sino at ano pa siya. Sila dapat ang magpaparamdam sa kanya na hindi siya mag-isa. Kung pwede lang sana. Kaso hindi. Hindi pa. Sa ngayon ay ako lang ang meron si Santi at ako lang ang nakakakilala at nakakatanggap sa kanya. Kaya ako na rin muna ang nagparamdam sa kanya na hindi siya mag-isa. Because that's what a good friend should do. Maya-maya pa ay tinawag na kami para sa dinner. Nang magkaharap na kami sa hapag ay hindi ako makaramdam ng awkwardness o pagka-out of place. Maingay at masaya ang usapan at kumustahan ang lahat at pakaramdam ko ay bilong na bilong ako sa kanilang lahat. For a while ay kinalimutan ko muna na nagpapanggap kami ni Santi at niloloko namin ang lahat ng mga taong kasama namin at pinili kong i-enjoy na lang muna ang moment. Nasa kalagitnaan na kami ng main course at kausap ko ang mami ni Santi nang bigla na lamang nalaki ang mga mata niya at sumigaw siya ng Maximo. Bigla ay natahimik ang buong mesa at lahat ay napalingon sa pintuan ng dining area. Kung saan ay nakatayo ang isang lalaki na naka-shades at may hawak na itim na helmet. Matangkad siya at malaki ang katawan. Magulo ang medyo kulot niyang buhok. Nakasuot siya ng isang puting t-shirt sa ilalim ng itim niyang jacket at butas-butas ang maong na pantalon niya. Itim din ang suot niyang ragged chucks at hindi ko pa halos naaaral ang mukha niya nang biglang yakapin ng mami ni Santi ang lalaki na niyakap din ang ginang. Akala ko hindi ka na uuwi anak. Bulalas ng mami ni Santi habang yakap-yakap pa rin niya ang lalaking sa hula ko ng mga oras na yon ay ang tinatawag ni Santi bilang black sheep of the family. Nang lingunin ko ang lahat ay nakita ko ang gulat sa mga mukha nila. Well, maliban sa daddy ni Santi na tuloy lang sa pagkain at parang hindi masaya sa pagdating ng isa pa niyang anak. Upo ka, Max. Join us! Narinig kong yaya ni Kuya Rob nang marahil ay makabawi na ito sa pagkagulat. At dahil wala nang ibang bakanting upuan maliban sa upuan sa tapat ko, ay doon umupo ang lalaki. I'm glad you're here. Ang sabi naman ni Kuya Frank habang tinatanggal ni Max ang shades niya. Thank you, Kuya. Ang sabi nito and for the first time ay nakaramdam ako ng familiarity nang marinig ko ang boses niya.
But apparently not everyone's happy to see me. Dugtong pa nito na puno ng sarcasm habang nakatingin sa daddy nila. Umangat ang tingin ng nakakatandang lalaki sa anak niya. At kung apoy lang ang mga mata nito ay baka nalusaw na sa harap ko si Max. Bigla rin ay nakaramdam ako ng pagpisil ni Santi sa braso ko na para bang nakakaramdam din ng awkwardness na nafe-feel ko. Eat, may bisita tayo. Ang sabi ng daddy nila at nagpatuloy ito sa pagkain. Bisita? Mabagal na bigkas ni Max sa salita habang iniikot ang tingin sa mesa hanggang sa madako yon sa akin. Tinignan niya ako na para bang yon ang unang beses na napansin niya ang presensya ko. At hindi ko maintindihan kung bakit biglang kumalabog ang dibdib ko. For the second time, that feeling of familiarity hits me. Nangunot ang noo ko habang pilit kong inaalala kung saan ko nakita ang lalaking nasa harapan ko. I studied his face at kulay kape ang mga mata niya na nakatitig sa akin na parang kinikilala rin niya ako. Matangos din ang may katamtamang laking ilong niya at mapula ang lips niya na parang naglagay ng lip tint kahit na hindi naman. Saan ko nga ba nakita ang lalaking ito? Max, meet my fiancé, Billy. Pakilala sa akin ni Santi kay Max. Fiancé? Mahaba ulit ang pagkakabigkas niya ng salitang yon na parabang nang iinis. Fiancé, I'm Max. Ang sabi pa niya sabay abot ng kamay niya sa akin. Nakatingin pa rin ako sa kanya nang nginitian niya ako and boom! That dimpled smile hit me. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ngiti na yon. In a flash eh parang bumalik ako sa gabi na hanggang ngayon ay hindi pa rin ganon kalinaw para sa akin. It was a few months ago at wala si Mamita para sa isang racket kasama ang mga gay friends niya. Sinundo ako noon ni Nika sa trabaho at rarampa daw kami habang wala si Mamita. Her treat. Dahil na rin siguro sa kagustuhang mag-release ng stress galing sa trabaho at dahil weekend naman kinabukasan ay napapayag din niya ako. After an hour or so ay nasa loob kami ng isang high-end bar na hindi ko alam kung paano na-afford ng pinsan ko. Pagdating na pagdating pa lang namin ay nasa partying mood na kaagad si Nika. Samantalang ako ay panaiiwa sa mga taong mumuntika na akong mabangga dahil sa kakasayaw. Parang lagi ka dito ah. Komento ko sa kanya na makaupo na kami sa isang semi-private booth. A lady never tells. Pabirong sagot niya sa akin na kinatirik ng mga mata ko. Kahit na kailan talaga ay magkaibang magkaiba kami ni Nika. Very sociable party girl at playgirl siya. Eh wala eh, umibig na saktan kaya ayon. Pero ako, well, I'm the exact opposite. Maya-maya pa ay may waiter na dumating at naglapag ng mga in-order na drinks ni Nika. Hoy, ang dami naman ito. Kaya mo yan lahat? Tanong ko sa kanya. O bakit ako lang? Sa ating dalawa yan, baliw. Sagot niya sa akin na kinagulat ko. Alam niya naman na hindi ako umiinom ng alak. Hep, bawal ang KJ. Pagsasaway pa niya sa akin. Kapag hindi ka uminom, sasabihin ko kay Mamita na ikaw ang nagaya sa akin ng night out na to. Pamba-blackmail niya sa akin kahit na alam kong hindi naman niya gagawin yon. Sige na naman, Billy. Eto naman eh. Ngayon na nga lang ako manlilibre. Tatanggihan mo pa? Pangongonsensya naman niya. After a while ay pumayag na rin ako at nang matigil na sa pangongonsensya si Nika. At dahil nga hindi naman talaga ako umiinom, hindi rin nagtagal ay ramdam kong lasing na ako. Maya-maya pa ay tumayo ako para mag-CR. Magpapasama sana ako kay Nika pero busy siyang makipagsayaw sa foreigner na nakipagkilala sa kanya kaya hindi ko na sila inistorbo. Kahit na medyo hilo na ako ay nahanap ko pa naman ang CR. Sa paglabas ko ay doon ako nagka-problema. Masyadong maingay ang paligid at malikot ang mga ilaw kaya hindi ko maaninag kung nasaan si Nika o ang booth na pinanggalingan ko. Hilong-hilo na ako kaya sasandal sana muna ako sa pader nang may mabunggo akong isang malaking bulto.
matutong basahan ako kung hindi ako nagawang yakapin ang taong nabunggo ko. Nakayakap pa rin siya sa katawan ko nang tingnan ko siya. At dahil sa hilo ay hindi ko na halos makita ang kabuuan ng mukha niya. Pero alam kong may dimples siya dahil nakangiti siya sa akin. Miss, may kasama ka ba? Bulong niya sa tenga ko. At hindi ko maintindihan ang init na nararamdaman ko sa ginawa niyang yon. Nasaan sila? Ihahatid na kita sa booth ninyo. Bulong niya ulit sa tenga ko at nagtayuan ang mga balahibo ko nang maramdaman ko ang mainit na hininga niya sa leeg ko. Miss? Pukaw niya sa atensyon ko at nang hawakan niya ang magkabilang pisngi ko ay hindi ko na alam kung ano ang pumasok sa isipan ko. Hinawakan ko na lang din ang mukha niya at hinalikan ko siya sa mapupulan niyang mga labi. Nang bitawan ko siya ay nakita ko ang gulat sa mukha niya na parang hindi niya nagustuhan ang ginawa ko. After all ay hindi ako marunong humalik. That was my first kiss. Aatras na sana ako sa pagkakapahiyan nang bigla niya akong halikan and it was a real kiss this time. Hindi lang siya bastang paglapat ng mga labi kundi parang isang sayaw na mga labi lang namin ang may alam. Yung tipo ng halik na parang ayaw mo nang matapos. Yung bang parang mapupugto na ang hininga mo pero wala ka nang pakialam. Yung tipo ng halik na parang ayaw mo nang matapos. Yung bang parang mapupugto na ang hininga mo pero wala ka nang pakialam. Yung wala nang ibang mahalaga kundi ang moment na yon at ang posibleng patunguhan noon bago pa matapos ang gabi. At nang gabing yon, malabo man sa memorya ko kung saan at kung paano nangyari ang lahat, iisa lang ang alam ko. Ibinigay ko ang sarili ko sa pinakaunang pagkakataon sa isang lalaking hindi ko kilala. Ni hindi ko alam kung ano ang pangalan niya and I know that should scare me. Pero hindi. Para bang gut feel ko na ang nagsasabi na hindi ako mapapahamak sa kanya. Na aalagaan niya ako at hindi niya ako sasaktan. It was something na hindi ko maipaliwanag and yet it thrilled me. Hinding-hindi ko i-advise sa ibang babae na gawin ang ginawa ko ng gabing yon, but at that moment, it felt so right. Kinabukasan ay nagising akong walang saplot sa isang hotel room na sobrang tinitiis ang sakit ng ulo. Narinig ko ang lagaslas ng tubig sa loob ng CR at kumabog ang dibdib ko. Sigurado akong ang lalaking nakasiping ko kagabi ang nasa loob noon. And any minute ay lalabas na siya. Haharapin ko ba siya at paninindigan ko ang nangyari sa amin o tatakas na ako habang may pagkakataon pa at kakalimutan ko na lang ang gabing yon. It's safe to say na pinili ko ang pangalawang option. Nagbihis ako ng mabilisan at susuotin ko na sana ang sapatos ko nang marinig kong tumigil ang pagbuhos ng tubig sa shower. Hindi na ako nag-isip at tumakbo na ako ng nakayapak palabas ng hotel room. Walang lingon-likod akong lumabas ng hotel at tinawagan ang isang nag-aalalang Nika na sinundo din ako kaagad. Hindi ko sinagot ang mga tanong niya tungkol sa nawawala kong sapatos and we never talk about that day ever again. Hindi din sumagi sa isipan ko ang nangyari. Until today. Until he was sitting right in front of me. Babe, narinig kong sabi ni Santi sa akin sabay siko sa tagiliran ko. Nakaupo pa rin ako sa dining area at nakalahad pa rin sa harap ko ang kamay ng lalaking pinagbigyan ko ng sarili ko for the first time na kapatid ng closet gay na boss / best friend ko / fake fiancé ko din. Kailan pa naging ganito kakomplikado ang buhay ko? Yan ang tanong ko sa sarili ko habang inaabot ang kamay ni Max. Hindi ko siya matingnan ng diretso pero nang hawakan niya ang kamay ko ay nakaramdam ako ng pamilyar na init sa katawan ko. Walang duda. Siya nga ang lalaki ng gabing yon at ramdam kong nakikilala din niya ako. So here goes the million dollar question. Ano ang gagawin ko?
Gaano na kayo ulit katagal na mag-boyfriend at GF? Biglang tanong ni Max sa amin ni Santi nang maiwang kaming tatlo sa balkonahin ng bahay. It was the day of their parents' anniversary at ikalawang araw na simula nang madiskubre ko na si Max ang lalaking naka-one night stand ko few months back. Napalunok ako sa tanong niya dahil alam na alam ko kung ano ang tinutumbok noon. A few years, confident pero maikling sagot naman ni Santi. Oo, Papa Dudut. Hindi ko sinabi kay Santi ang nalaman ko kahapon. Una sa lahat ay hindi ko alam kung paano at pangalawa ay hindi ko alam kung ano ba ang magiging reaksyon ng best friend ko kapag nalaman niya that his cover, our cover, has been blown. Alam kong dapat kong sabihin sa kanya pero paano? Paano? A few years? Pag-uulit ni Max na sagot ni Santi at muntikan ko nang mabatukan ang sarili ko nang makita ko ang ngiti ni Max. Bakit ba iniisip ko na hindi ako mumultuhin ang nangyari sa amin ng gwapong lalaki na to? Ang gwapong lalaki na malamang ay iniisip na niloloko ko ang kapatid niya na fiancé ko kuno dahil sa nangyari sa amin. Diyos ko, ang gulo-gulo. At executive assistant mo siya. Follow-up question pa ni Max at pakiramdam ko ay pinagpapawisan na ako ng malamig. So lagi kayong magkasama. Tanong pa niya nang sumagot ng oo si Santi sa una niyang follow-up question. As much as we can, sagot ulit ni Santi at parang gusto ko na siyang hilahin sa isang tabi at sabihin sa kanya na itigil na namin ang pagpapanggap namin. And you really want to marry her? I mean, no offense ha, Billy. Gusto ko lang masiguro na alam ng bunsong kapatid ko ang pinasok niya. Dugtong pa niya habang nakatingin pa rin sa akin. Isang peking ngiti lang ang naisagot ko sa kanya at akmang sasagutin na ni Santi ang tanong niya nang biglang lumabas sa balkonahe ang daddy nila. At sa'yo pa talaga nang galing yan. Simula niya at nagawi sa kanya ang tingin naming tatlo. Santi has always been sure and amazing with his life choices. Hindi ba dapat ikaw ang nagsisiguro na alam mo ang mga ginagawa mo sa buhay mo? Tanong pa ng daddy nila kay Santi. Bigla pakiramdam ko ay nasa gitna ako na kung anumang tensyon sa pagitan ni Max at ng daddy niya. Nobody's perfect. Eventually, even the perfect Santi will make a mistake na pagsisisihan niya sa habang buhay. Ang sabi nito habang nakatingin sa akin at naglakad na ito paalis. Pero bago siya tumalikod ay nahuli ko ang isang kakaibang emosyon sa mga mata niya. Nag-apologize sa akin si Santi at ang daddy niya sa mga sinabi ni Max pero hindi maalis sa isipan ko ang nakita ko kanina sa pagtalikod nito. Pwedeng nanunuya ang mga lumalabas na mga salita sa bibig niya pero nakitaan ko siya ng ibang emosyon kanina. Hurt. Hindi ko alam kung imagination ko lang ba o tama ang mga nakita ko. Friend? Okay ka lang? Tanong sa akin ni Santi nang maiwan na kaming muli na mag-isa. Pasensya ka na dun kay Max ha. Kulang lang talaga yun sa social skills kaya ganyan. Kapit ka lang friend ha. Bukas pauwi na rin tayo. Matatapos na tong pagpapanggap natin at babawi ako sa'yo. Promise, okay? Dugtong pa niya. Alam ko na yun na ang chance ko para sabihin kay Santi ang totoo pero dahil duwag ako ay hindi pa rin ako nagsalita papadudot. Instead ay fake a smile at tumango ako sa kanya. Maya-maya pa ay nagpaalam muna akong papasok sa bahay para mag-CR. Nasa garden kasi ang celebration at wala namang CR doon. Papalapit pa lang ako sa pintuan ay nakita ko na kaagad ang nakasandal na bulton ni Max sa malapit. I had all intentions to avoid him at dumiretso lang sa CR pero humarang siya sa dadaanan ko. Kaya wala akong choice kundi tignan siya. Excuse me, maikling sabi ko sa kanya at sinubukan kong maglakad muli pero nanatili siyang nakaharang. It's still with me, ang sabi niya at nangunot ang noo ko. Your shoes.
Yung hindi mo na nasuot sa pagmamadali mo na iwan ako. Nasa akin pa rin yon. Dugtong niya at tumaas ang isang kilay ko. Oh talaga? Don't tell me na sinusuot mo yon kapag walang ibang nakakakita. Sagot ko sa kanya. Kanina pa ako nang gigigil na sagutin ang hambog na lalaking to. Pero imbes na mainis ay ngumiti lang ang loko na parang namimikon. Kung meron man sa ating may tinatago, it's clearly not me. Sagot niya. Wala akong tinatago, ang sabi ko naman. Oh really? So ibig sabihin sinabi mo kay Santi ang nangyari sa ating dalawa few months ago? Ang hamon niya sa akin at natigilan ako. Sinabi mo rin ba sa kanya na ako ang unang makahulugang bitin niya sa sasabihin niya at hindi ko na napigilan ang pag-ikas ng kamay ko? Lumagapak ang palad ko sa makinis niyang mukha at pakiramdam ko ay umalingaw-ngaw yon sa buong kabahayan. Wala kang karapatang ipagmayabang yan sa akin. Nanggigigil at halos mangiyak-ngiyak na sabi ko sa kanya. Ramdam ko na naiiyak na ako pero pinigilan ko ang sarili ko. Hinding-hindi ako magpapatalo sa isang lalaking katulad niya. For a while ay hindi siya gumalaw at parang nagulat sa mga nangyari. Pero napasinghap na lamang ako nang bigla niyang hawakan ng mahigpit ang braso ko. Something doesn't add up with you. Sigurado ako dyan. At gagawin ko ang lahat para malaman ko kung ano ang sikreto at intensyon mo sa kapatid ko at sa pamilya namin. I may be the most hated person in this family, but I do care for all of them. Kasama na si Santi doon. Simula niya na punong-puno ng galit sa kanyang mga mata. As I see it, dalawa lang naman to eh. It's either your choice to cheat my brother that night, malas mo lang at ako lang ang lalaking napili mo. O isa ka lang talagang babae na naghahanap ng mayamang masisilo mo. Alin man sa dalawang yan ang totoo, you're not worthy of my brother at sisiguraduhin kong hinding-hindi ka maikakasal sa kanya. Dugtong pa niya at ilang sandali pa ay iniwan na niya ako nang hindi ko man lang na ipagtatanggol ang sarili ko. Tumakbo na ako papasok ng CR at umiyak ako ng umiyak. Hindi ako guilty sa dalawang akusasyon niya sa akin. Alam ko yon sa sarili ko, Papa Dudut. Pero umiyak pa rin ako. Umiyak ako dahil masakit isipin na napakadali para sa kanya ang pagbintangan ako. Umiyak ako dahil sa kabila ng kagustuhan kong makatulong kay Santi ay ako pa ang nagmukhang masama. Umiyak ako dahil galit ako. Galit ako kay Santi dahil hindi niya masabi ang totoo niyang pagkatao. Galit ako sa sarili ko dahil pumayag ako sa setup na to kahit na alam kong mali. Galit ako kay Max dahil siya ang tanging lalaking pinagbigyan ko ng sarili ko pero ganon kababa ang tingin niya sa akin. Inayos ko ang sarili ko at nag-decide ako na kausapin si Santi tungkol sa lahat-lahat. I-encourage ko na lang din siya na magsabi ng totoo sa pamilya niya para matapos na ang pagpapanggap namin. Pero nang makalabas ako ay naunahan na pala ako ni Max. Naabutan ko ang pamilya ni Santi na nagtotoast ng champagne. Billy, join us! Excited na sabi ng mami ni Santi at inabutan ako ng champagne. Anong meron? Bulong ko kay Santi. We're having a toast dahil finally ay nag-volunteer na si Max na maging parte ng family business. Bulong niya sa akin pabalik. What do you mean? Nangungunot ang noong tanong ko sa kanya. He will co-manage our office with me. Sagot niya at halos manghina ang tuhod ko. Nang magawi ang tingin ko kay Max ay tinaas nito ang hawak niyang champagne at sinabayan pa nito ng makabuluhang ngiti. My God, mukhang hindi talaga ako lulubayan ng lalaking to. Ano na ang gagawin namin ni Santi? Pati ba sa opisina ay required na rin kaming magpanggap na magjowa? Everything was like a flash mula doon. Na hindi ko na alam kung paano ko nairaos ang araw na yon, basta ang alam ko lang ay nakauwi na kami ng matiwasay ni Santi nang hindi na ako nagkaroon ng encounter pa kay Max. At oo,
hindi ko pa rin nasabi kay Santi ang katotohanan. E di ako na ang duwag. Natatakot ako dahil alam kong tototohanin ni Max ang sinabi niya sa akin sa bahay nila. Aalamin niya ang sikreto ko. And if that happens, malalaman niya ang pinakaiingatang sikreto ni Santi. Hindi pwedeng mangyari yon. Nang mga oras na yon ay alam kong kahit na hindi ko magawang sabihin kay Santi ang totoo, gagawin ko naman ang lahat para itago ang sikreto niya. At dumating na nga ang araw na ilang beses kong hiniling na huwag na sanang dumating. Ang first day ni Max sa opisina namin. Unlike Santi na laging neat at naka-coat and tie, pumapasok siya sa kanyang trabaho sa pormang trademark na yata niya. Magulo ang buhok na parang nagpagulong-gulong lamang sa kama. Naka-plain shirt, jacket, jeans at kupasing chucks. Ipinakilala siya ni Santi sa buong opisina at napansin kong ganado ang best friend ko habang ginagawa niya yon. Naalala ko tuloy ang celebratory toast ng pamilya nila para sa desisyon ni Max na ma-involve sa business nila. Ganon ba siya kadetach sa pamilya nila na kailangang i-celebrate ang ganong klaseng bagay? Grabe, mas gwapo pa siya kay Sir Santi, no? Rugged, parang maginoo pero medyo bastos. Pili ang bulong ng isang staff sa opisina sa katabi niya at naghagik-hikan pa sila. Napatingin ako at nang makita nila ako ay agad nilang tinakpan ang mga bibig nila. Takot siguro na isumbong ko ang kahalayan nila sa bago naming boss. Muntik nang tumirik ang mga mata ko sa mga kaopisina ko na kulang na lang ay maglagay ng banner at magtitili sa pagka-obvious na pinagnanasahan nila si Max. Este, si Sir Max nga pala. Kahit na ano pang history namin ay kapatid pa rin siya ni Santi at boss ko pa rin silang pareho. So dito ang magiging office mo, kaharap lang ng sakin. Nakangiting sabi ni Santi kay Max habang nakasunod ako sa kanilang dalawa. Ongoing na rin ang pag-hire namin ng executive assistant mo. Dugtong pa ni Santi nang makapasok na kami sa loob. No, maikling sagot ni Max na nakaupo na siya sa swivel chair niya na nakapagpakunot noo sa amin ni Santi. I want her, ang sabi pa niya sabay tingin sa akin. Alam kong ang pagiging executive assistant ang tinutukoy niya pero iba ang pakiramdam ko sa tingin niya sa akin. Oh, okay. Sagot lang ni Santi at napabuga ako ng hininga. I wasn't even aware that I was holding my breath. Sans, bakit ka pumayag na maging executive assistant niya ako? Ang tanong ko kay Santi nang mapag-isa kami sa private office niya. Kaloka ka? The more time I spend time with your brother, the more time that we have to pretend. Mamaya niyan, makahalata pa siya eh. Reklamo ko pa pero imbis na mag-worry kagaya ko, ay ngumiti lang siya at hinawakan ang kamay ko. Friend, huwag ka mag-alala. Hindi makakahalata si Max because they found the perfect solution. Excited pang sabi nito. Naaalala mo yung potential client natin na ilang buwan na nating nililigawan? Well, they called me at ini-invite nila ako for a visit sa site nila this week. Dugtong pa niya. And, tanong ko, I will stay there for a week. Meaning, hindi natin kailangan mag-pretend as the happy couple. And eto pa ha, magkakaroon tayo ng chance para makapag-isip ng way para mag-break na tayo. Pagpapaliwanag niya na sinabayan pa ng pag-quote-unquote sa ere ng salitang break. Besides, you know the company more than anybody else. You're the perfect candidate para i-guide si Max dito. Sabi pa nito bago pa ako makapagreklamo. At yun na nga ang nangyari, Papa Dudut. Mabilis pa sa alas 4 ang iniwan ako ng best friend slash pretend fiancé ko sa lalaking hinding-hindi ko pinapangarap na makasama muli. Habang busy pero malamang ay nag-enjoy na si Santi sa site visit niya, ay naging impyerno naman ang buhay ko sa opisina. Kung dati may understanding at maalalahanin akong boss, bigla ay nagkaroon ako ng boss na parang sugo yata ng kadiliman. Sa umaga ay kailangan kong gumising ng sobrang aga than my usual schedule dahil every morning niya akong inuutos ang bilhin ang kape niya
sa paborito niyang coffee shop. Traffic na nga at out of the way, masyado pang malayo ang location. Hindi ko rin alam kung saan at kailan niya ginagamit ang sandamakmak na coat and tie na pinapipick up niya sa akin sa dry cleaners araw-araw. Lagi namang suot niya sa office ay yung trademark look niya na feeling teenager. Well, bagay naman talaga sa kanya. But that is beside the point. At kung iniisip nyo na malaya ako during lunch break, diyan kayo nagkakamali. Dahil imbes na mag-lunch out ako o magbaon gaya ng isang normal na tao, mas gusto niya akong pahirapan. Pinapatikaw niya ako sa paborito rin daw niyang restaurant na 30 minutes away sa opisina namin. 30 minutes away minus traffic. At kapag nalate ako, siya pa ang galit. Don't get me wrong. Sinumbong ko na kay Sir Santi ang pinagagagawa sa akin ng kapatid niya, pero pinagtawanan niya lamang ako at sinabing tiisin ko lang daw dahil malamang na pwede namin yung gamitin na rason para sa paparating na supposed breakup sa aming dalawa. And worse, mag-extend pa raw si Santi sa kanyang bakasyon. Who knows kung gaano ko katagal natitiisin ang ugali nitong si Sir Max. Hindi ako papasok ngayon. Dalhin mo yung mga reports sa kondo ko after office hours. Ang sabi niya sa akin isang umaga. Yes, Sir Max. Sagot ko kahit na deep inside ay gusto ko nang siyang sigawan sa sobrang inis ko. Sa lagay ng traffic kapag rush hour ay malamang na abutin ako ng ilang oras papunta sa kondo niya at aabutin din ako ng ilang oras bago ako makarating sa bahay. Pero dahil sa isa akong masunuring empleyado ay wala siyang narinig na reklamo sa akin. Kahit na inabot nga talaga ako ng halos 3 oras sa daanan. Come in, ang sabi niya at bago pa ako makapag-react ay tumalikod na siya papunta sa kung saan sa bahay. Pumasok ako at iginala ko ang tingin sa loob ng kondo niya na mas malaki kesa sa inaasahan ko. Sinalubong din kaagad ako ng mabangong amoy ng pagkain at uupo na sana ako sa couch nang magsalita siya galing sa kusina. Bring the files here. Hindi ko alam kung saan yung here na sinasabi niya pero sinundan ko na lamang ang pinagmula ng boses niya at nagulat ako sa mga nakita ko. Si Sir Max na nakasuot ng apron sa ibabaw ng isang plain shirt, brown shorts at busy sa pagluluto sa kusina. Hindi ko alam kung ano ang laman ng 2 pot at 1 pan pero amoy pa lang ay parang masarap na. Ilapag mo na lang sa table yung mga papers. Ang sabi niya na nananatiling nakafocus sa mga niluluto niya. Pagkatapos kong ilapag ang mga dalakong reports ay nanatili akong nakatayo. Dahil ba sa gulat sa eksena sa harapan ko? Dahil natatakam ako sa pagkain? Hindi ko na rin alam. Hindi ko alam kung bakit para akong nahihipnotize ng pinaka-domesticated na eksenang nangyari ng mga oras na yon. Anong ginagawa mo dyan? Umupo ka na. Kakain na tayo. Ang sabi ni Sir Max nang mag-angat siya ng tingin at makita niya akong nakatulala lang sa kanya. Sir, hinatid ko lang po yung papers. Hindi na po ako magtatagal. Pagdadahilan ko sana na pinutol niya kaagad ng isang tingin. I don't wanna argue with you, Billy. Sit down. Ang sabi pa niya at dahil mukhang wala naman akong choice, nag-offer na lamang ako na tumulong sa paghahanda ng mesa pero tumanggi siya. So ang ending, umupo na lamang ako para wala ng issue. Bago ko pa namalaya na magkaharap na kami sa mesa, walang sabi-sabing kinuha niya ang plato ko at nilagyan niya yon ang pagkaing niluto niya. Nilapag niya ang plato sa harapan ko at naglagay na rin ang pagkain sa plato niya pero hindi pa rin ako gumagalaw. This is my way of apologizing for stressing you out these past days. Okay na? Eat! Ang sabi niya na kinagulat ko naman. So inamin na rin niya na sinasadya niya talagang pahirapan ako. Nagsisimula na akong kumain ng magsalita siyang muli. This doesn't mean na hindi ko alam ang ginawa mo kahapon sa kape ko. Natigilan ako dahil guilty ako sa mga sinabi niya. Imbes na bumili kasi ako sa paborito niyang coffee shop ay ang timpla kong kape ang nilagay ko sa thermos niya. Alam mo ba kung paano ko nalaman na timpla mo at hindi na favorite coffee shop ko ang nasa thermos ko kahapon? Tanong niya sa akin at para akong tanga
na nakanganga lang sa pagkapahiya ko. Ang akala ko kasi lumusot na ako sa ginawa ko dahil wala siyang sinabi kahapon. Because yours was better, bigla ay sabi niya at nanlaki ang mga mata ko. Ano bang nangyayari? Una ay pinagluto niya ako para makabawi sa mga pagpapahirap niya sa akin sa first days niya sa trabaho. Ngayon naman ay sinasabi niyang mas nagustuhan niya ang timpla ng kape ko kesa sa paborito niyang coffee shop na pinapasadya niya pa sa akin sa araw-araw. Is Sir Mark being nice to me? Pagkatapos ng weird na pangyayaring yon sa pagitan namin ni Sir Max ay nag-iba na ang pakikitungo niya sa akin. Hindi na niya ako inuutusan ng kung ano-ano at nagsimula na siyang magtrabaho ng maayos on behalf of Santi. Naging ka-level niya na sa pagiging responsable at workaholic ang best friend ko at very civil lang ang pakikitungo niya sa akin. In fact, pakiramdam ko nga ay iniiwasan niyang magkausap kami masyado. Tuwing umaga pagdating niya at bago siya umalis sa gabi na lang ang pag-uusap namin at maikli pa yon. Hindi naman sa nagireklamo ako, actually mas okay nga yon sa akin. Pero syempre, naku-curious din naman ako sa pabago-bagong mood niya. May kailangan po ba kayo, sir? Tanong ko sa kanya isang gabi bago ako mag-out. Hindi siya nagsalita, Papa Dudut. Hindi ko na narinig ang usual na wala na, you may go Billy, na madalas niyang sabihin sa akin. Nakaupo siya sa swivel chair niya paharap sa gawin ng bintana at hindi sa direksyon ko kaya hindi ko alam kung narinig ba niya ako o hindi. Sir Max? Pukaw ko sa kanya at nang hindi pa rin siya magsalita ay naisip kong baka nakatulog siya kaya humakbang na ako palabas ng opisina. Why did you do it? Bigla ay tanong niya. Sir? Tanong ko dahil hindi ako sigurado kung tama ba ang narinig ko. Pumihit siya paharap sa akin at nahugot ko ang hininga ko. Bakit parang biglang kumabog ang dibdib ko sa pagkakatitig niya sa akin? That night, when we met, bakit mo ako hinalikan? Bakit hinayaan mong may mangyari sa atin? I don't think that this is an appropriate topic inside the office. Utang na loob, Billy. Huwag na tayong magpaikot-ikot pa. Diretsahan na. Maging honest tayo sa isa't isa. Hindi natin pwedeng kalimutan na lang yung nangyari. Not when you're about to marry my brother. Sagutin mo ang tanong ko. Why did you do it? Hindi ko alam. Hindi mo alam? That's all you got? Hindi mo alam? Ano bang gusto mong maging sagot ko? Anything, Billy. Kahit na ano. Wag lang hindi mo alam. Niloko mo ang kapatid ko by sleeping with me. Pero hindi mo alam? Sa tingin mo makukontento ako sa sagot mo na yan? Exactly. Si Santi ang boyfriend ko. Kaya kung magpapaliwanag man ako, sa kanya yun at hindi sa'yo. Walang tayo. Okay. Fair enough. So ano? Kailan mo gusto kausapin si Santi tungkol sa nangyari sa atin? Gusto mo bang mag-video call tayo sa kanya ngayon? Huwag mong gagawin yan! Turns out, wala kang ibang choice kundi sagutin ang tanong ko. So, go on. Answer my question. Bakit mo nagawa yon? Laro-laro lang ba sa'yo ang relasyon nyo ni Santi? May thrill ka bang nakukuha sa paiba-ibang lalaki? Pero hindi eh. Matalino kang babae. Praktikal. So ano ang habol mo sa kanya? Pera? Yun lang? Kasi kaya kong tapatan o lampasan pa ang binibigay sa'yo ng kapatid ko. Magkano para lubayan mo ang kapatid ko at ang pamilya namin? Sa ilang taong kilala ko si Santi, pinatunayan niya sa akin na hindi lahat ng mayaman mababa ang tingin sa mga kagaya naming mahihirap lang. Pwede magkapatid kayo, pero napakalayo ng ugali ni Santi sa'yo. You are nothing but an angry and bitter man na gustong maging miserable din ang mga tao sa paligid niya. Mahal ko si Santi, at hindi mo alam kung ano ang mga bagay na kaya kong isakripisyo para sa kanya.
kaya wala kang karapatan na husgahan ako. Ang nangyari sa atin nung gabing yon, ang pinakapinagsisisihan kong bagay sa buong buhay ko. Kung kaya kong ibalik ang nakaraan, buburahin ko ang araw na yon para hindi makilala ang isang taong kagaya mo. Pero hindi na natin mababalik ang nakaraan. Hindi ko maipaliwanag ang sama ng loob ko. Galit at lungkot ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Pakiramdam ko ay mas kakayanin ko pang sinampal ako ng 100 beses kesa sa naging pag-uusap namin ni Max. Nung pumayag ako magpanggap na fiancé ni Santi ay hindi ko naisip na aabot sa ganito ang lahat. Ang nasa isipan ko lang noon ay tulungan ng best friend ko. Gusto ko lang protektahan ang sekreto niyang hindi niya maamin-amin sa iba. Napakasimple lang dapat noon. How did it become this complicated? Dahil sa isang gabi na sinubukan kong maging adventurous? Sana nakontento na lamang ako sa pagiging boring ko. Tahimik sana ang buhay ko ngayon at hindi na sana ako nasasaktan. Pero huli na ang lahat. Wala nang magagawa ang mga sana ko. Nangyari na ang mga nangyari at kailangan kong harapin ang consequences ng lahat ng mga naging desisyon ko. Alam kong mahal ako ni Santi dahil best friend niya ako pero sabi nga nila, blood is thicker than water. Kapag umabot sa punto na kailangang mamili ni Santi kung sino ang kakampihan niya, sa amin ni Max ay siguradong ang kapatid niya ang pipiliin niya. Alam ko kung gaano kahalaga ang pamilya para kay Santi. Pero dahil mahalaga sa akin ang best friend ko ay hindi ko hinayaang umabot sa puntong kailangan niyang mamili. Kinabukasan din ay nag-file ako ng immediate resignation kay Santi through email. Alam ko nag-reply siya sa email ko pero hindi ko yon binasa. Pinatay ko rin ang phone ko para hindi niya ako matext o matawagan. Alam ko papadudot na deserve niya ang explanation kung bakit ako umalis ng biglaan. Pero hindi pa kasi ako handa. Hindi pa ako handang sabihin sa kanya na may nangyari sa amin ng kapatid niya. Ano na lang ang iisipin niya sa akin? Mahirap sa aking tiisin ang sarili kong best friend pero kailangan kong gawin yon. Alam ko rin kasi papadudot na kapag nakausap ko siya, hindi ko rin matitiis na pagbigyan siya sakaling hilingin niya na huwag akong mag-resign. Anak, bakit nandito ka pa? Patiling tanong sa akin ni Mamita nang maabutan niya akong nakaupo sa sala ng bahay. Bitbit niya ang mga pinamalengke niya para sa sari-sari store namin. At tumayo ako para tulungan siya. Kanina pang nakalisin ni Ika para magtrabaho ah. Hindi ka ba sumabay sa kanya? Kala ko nga eh, nauna ka na eh. Sunod-sunod pang tanong nito. Nag-resign na po ako Mamita. Simpleng sabi ko nang mailapag ko ang mga pinamili niya. Tumawa lang ng malakas si Mamita. Probably thinking na nagbibiro ako pero tumigil din siya kaagad nang makita niya ang itsura ko. Halos inisang hakbang lang ni Mamita ang pagitan namin at hinawakan ang magkabilang pisngi ko. Bakit mugtong-mugtoy ang mata mo, Billy? Anong nangyari anak? Tanong niya at hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumulo ang mga luha ko at nang yakapin ako ni Mamita ay hindi ko na napigilan ang humagulhol. Iniyak ko sa bisig ng taong kahit na kailan ay hindi ako iniwan. Ang lahat ng galit at sakit na nararamdaman ko ng mga oras na yon ay nilabas ko. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na magkayakap ni Mamita. And nasa isip ko lang noon ay gusto ko nang mawala ang sakit na nararamdaman ko. Ready ka na bang chumika? Tanong niya sa akin nang humupa na ako sa pag-iyak. Tumango ako at sa katahimikan ng simple naming bahay ay naikwento ko na kay Mamita ang lahat ng mga nangyari. Ang sekreto ni Santi, ang pagpapanggap namin at pagkakakilala ko kay Max at ang pagkikita naming muli. Ang misunderstanding at ang masasakit na salitang sinabi niya sa akin. The whole time I was telling the story ay tahimik lamang si Mamita. Walang ekspresyon ang mukha niya at kahit na kailan ay hindi siya sumingit sa kwento ko. Nanatiling walang panghuhusga ang mga mata niya
At hindi ko pa man naririnig ang opinion niya ay alam kong napakaswerte ko na meron akong isang magulang na gaya ni Mamita na handa akong pakinggan. Hindi na kita tatanungin kung bakit mo tinago at sinolo ang ganito kabigat na pasani na matagal na palang panahon. Hindi ka na bata at may sarili ka ng isip at nirerespeto ko ang desisyon mo. Simula niya at tumango ako. Kung hindi pa obvious na bakla ako anak, alam ko ang pakiramdam ni Santi na kailangan niyang itago ang pagkatao niya sa takot na mahusgahan. Naiintindihan ko rin ang kagustuhan mong tulungan ang kaibigan mo. Pero alam mong mali ang naging paraan ninyong dalawa. Sa kagustuhan mong tulungan siya, umayong ka na lang sa plano niya kahit na alam mong mali. Lagi kong tinuturo sa inyo ni Nika na ang intensyon kahit na gaano pa kaganda, kapag mali ang paraan ay mali pa rin anak. Ano na lang ang mararamdaman ng pamilya ni Santi kapag nalaman nila na nagsisinungalin pala sa kanilang sarili nilang anak? Pati na ang babaeng inakala nilang mapapangasawa ng anak nila. Dugtong pa ni Mamita at naramdaman ko ulit ang pagdaloy ng mga luha ko. Tandaan mo, Billy, ang mabuting kaibigan ay handang tulungan ang kaibigan nila. Ang mas mabuting kaibigan ay handang sabihin sa kaibigan nila kapag mali na ang ginagawa nila. Sa oras ding yon ay na-realize kong hindi nga siguro nagkaroon ng ganitong klase ng gulo kung hindi ako pumayag sa ideya ni Santi na magsinungalin at magpanggap kami para lamang maprotektahan ang sekreto niya. Dahil sa ginawa kong yon ay kinonsinti ko lang si Santi at hindi ko siya natulungang maging mas matapang at mas maging mabuting tao. Dapat pala ay in-encourage ko siya na magpakatotoo, lalo na sa harap ng pamilya niya. Pero hindi na mababago ang katotohanan na hindi ko yon nagawa. At tungkol naman dun sa kapatid niya, although below the belt naman talaga ang ginawa niyang panunuhol sa'yo para layuan mo lang ang kapatid niya, hindi mo siya masisisi na ganon ang maging reaksyon niya. Dahil sa mata niya, boyfriend mo ang kapatid niya at niloko mo yon dahil sa nangyari sa inyo. Misunderstanding na hindi sana nabuo kung hindi kayo nagpanggap ng best friend mo. And as usual, tama nga si Mamita. Ang conflict namin ni Max ay nagmula lahat sa pagpapanggap namin ni Santi. Isang linggo rin ang lumipas pagkatapos ng resignation ko, hindi ko alam kung makakaramdam ba ako ng hurt o relief na hindi na gumawa ng iba pang paraan si Santi para i-contact ako. Naisip ko na baka mas maayos na rin ang ganito para maging okay na ang lahat. Baka mas okay na mawala na lamang ako sa buhay niya at ng pamilya niya. Ang kahilingan ko lang sana ay magkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin sa pamilya niya ang katotohanan. Isang araw ay sinamahan kong mamalengke si Mamita. At kabababa lang namin ang kotse nang makita ko ang isang pamilyar na kotse sa labas ng bahay namin. Lumakas kaagad ang kabog ng dibdib ko at natigilan ako nang makita ko ang lalaking bumaba sa kotse. Walang iba kundi si Max. Bigla ay nakaramdam ulit ako ng galit at sakit sa nararamdaman ko ng huli naming pag-uusap. Pero pinigilan ko ang sarili ko na magpakita ng kahit na anong emosyon. Dire-diretso lamang ako ng lakad papasok sa bahay at narinig kong tinawag ako ni Max. Sinich Etay, pabulong sa akin ni Mamita nang sumunod sa amin si Max. In fairness, gwapo ha. Dugtong pa nito at siniko ko ito sa tagiliran. Baka naliligaw lang yan, Mamita. Hayaan mo na. Ang sabi ko at nilakasan ko yon para masigurong marinig yon ng lalaki. Billy, please. Kausapin mo naman ako. Narinig kong makaawa ni Max mula sa likuran ko. O Billy daw, kilala ka pala eh. Ang sabi ni Mamita at bago ko pa siya mapigilan ay hinarap na nito si Max. Yes, iho? Anong kailangan mo sa anak ko? Tanong pa nito. Gusto ko lang po sana makausap. Sagot naman ni Max na kahit na hindi ko tingnan ay alam kong nakatingin sa akin. O kakausapin lang naman pala anak eh. Ang arte mo naman eh. Dali na,
Hindi tayo tumatangki sa gwapo. Oh, hala sige, maiwan ko na kayo. Ang sabi ni Mamita sabay tulak sa akin papalapit kay Max at naglakad na ito papasok sa bahay. Aanhin mo ang kagwapuhan ko, mata pobre naman. Ang sabi ko, Billy, I'm sorry sa lahat ng mga sinabi ko sa iyo. Nasabi ko lang ang lahat ng iyon dahil galit ako. You were right. I am an angry, bitter man na gustong maging miserable ang mga tao sa paligid ko. Pero iba na ako ngayon. Iba na ako dahil alam ko na ang lahat. Ang sabi niya at nangungunot ang noong umangat ang tingin ko sa kanya. Sinabi na ni Santi sa akin ang lahat-lahat. His gender preference, ang pagpapanggap ninyo, lahat-lahat. Ang sabi niya na parang nababasa ang mga katanungan sa isipan ko. Nag-out na rin siya kay Daddy at kay Mommy. Sa buong pamilya, actually. Anong naging reaksyon nila? Ninyo? Tanong ko sa mahinang boses. Billy, Santi is part of our family. Mahal namin siya at hindi simpleng gender preference ang makakapagpabago nun. Tanggap namin siya. Sagot niya sa akin at napuno ng saya ang puso ko. Santi deserves that love and acceptance. Masaya ako na nakuha na niya ang mga yon mula sa mga taong mahalaga sa kanya. Nung mag-file ka ng immediate leave, lumuwas ka agad siya ng Maynila at inaway niya ako. That was the only time na lumabas ang pagka-feminine niya sa harapan ko and Santi didn't care. All he wanted was to know kung anong ginawa ko para itaboy ka. Ang kaisa-isang taong tumanggap sa kanya before any one of us did. Mahal ka niya, Billy, and he was willing to beat me up regardless of his gender preference dahil nasaktan kita. Ang kwento niya at napangiti ako ng tipid. Because that is so Santi. And if I can, gusto ko ring bugbugin ang sarili ko sa ginawa ko sa iyo. I am really, really sorry for judging you sa lahat ng mga nasabi kong mga masasakit. Sana mapatawad mo ako. Tinignan ko sa mga mata si Max at nakita ko ang sincerity sa mga yon. Apology accepted. Gusto ko ring humingi ng tawad sa iyo. Simula ko. Sa lahat ng mga nasabi ko ring masakit. Sa pagpapanggap at pagsisilungaling namin ni Santi. Sa inyong lahat. Sa pag-iwan ko sa iyo pagkatapos ng nangyari sa atin. In fact, gusto ko mag-sorry dahil hinalikan kita in the first place. Ang sabi ko pero umiling-iling na si Max bago ko pa matapos ang sinasabi ko. Tatanggapin ko ang lahat ng apologies mo, Billy. But I will never ever let you apologize for kissing me. Not for that night. Hindi mo lang alam kung gaano ka-importante sa akin ang gabing yon. That was the night that I met the bravest and most selfless woman. Ang sabi niya at lumakas ang tibok ng puso ko. Lumapit sa akin si Max at hinawakan niya ang magkabilang kamay ko. Tatanggapin ko lang ang apology mo in one condition. Ang sabi niya at tumaas ang isang kilay ko. Bakit nung ikaw ang nag-apologize, tinanggap ko kaagad? Nung ako na may pakondisyon pa? Kontra ko pero pagkaraan ng ilang sandali ay nagbuga na lang ako ng hangin. Okay, fine. Anong kondisyon? Tanong ko na sinagot niya naman kaagad ng hinding-hindi mo na sasabihin na pinagsisisihan mo ang gabing nagkakilala tayo. Ngumiti ako at tumango ako. I never meant those words anyway. At kung papayagan mo ako, gusto kong mas makilala ka pa, Billy. Papayag ka bang mag-date tayo at ligawan kita? Tanong niya at muntik nang lumuwa ang mga mata ko. My God, Max! Matagal pa ba yan? Bored na ako sa kotse. Ang sabi mo sa akin, 5 minutes lang. Hindi mo pa rin ba mapasagot ang best friend ko? Narinig kong sigaw mula sa likod ni Max bago pa ako makasagot. Napatili ako nang makita ko si Santi na tumitili at tumatakbo rin papalapit sa amin. There were no words at niyakap lang namin ni Santi ang isa't isa na parang wala ng bukas.
Hindi na namin kailangang magsalita at sa yakap pa lang namin sa isa't isa ay alam na namin ang ibig sabihin nun. We're okay. Panira ng moment. Reklamo naman ni Max at sabay kaming napatawa ni Santi. Ang bagal-bagal mo kasi eh. Ang biro naman ni Santi sa kapatid niya. So what's your answer? Pangungulit naman sa akin ni Max at nginitian ko siya. Magpaalam ka muna kay Mamita. Napangiti rin siya sa sagot ko at pumasok na kaagad sa bahay namin para magpaalam kay Mamita. So ayun na nga Papa Dudut. Yan na ang pinakamagulong parte ng buhay ko so far. It's been a few years since and I am happy now. Ang best friend ko na naging fiancé ko ay best friend ko na ulit. Ang lalaking naka one night stand ko na naging terror boss ko ay fiancé ko na sa ngayon. Samantalang si Mamita at si Nika, sila pa rin ang pamilyang pinakamamahal ko. Isa sa mga pinakaimportanteng natutunan ko sa parteng ito ng buhay ko ay kung gaano kaimportante ang pagiging totoo sa isang tao. Sa harap ng ibang tao, sa mga taong nagmamahal sa kanya at higit sa lahat ay sa sarili niya. Because when you are true to yourself, well, hindi magiging magulo ang buhay mo gaya ng nangyari sa akin. Maraming salamat po for giving me chance to share my story, Papa Dudut. Sana'y mas marami pang kwento ng buhay ng kabarangay natin ang ma-share ninyo sa Barangay Love Stories. God bless po ang inyong kapuso at kabarangay, Billy.